Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, medyo mahina na daw humatak itong sasakyan niya at malakas pa sa gasolina. At matagal na rin daw hindi talaga nililinis itong throttle body ng sasakyan niya simula pa nung nabili niya itong sasakyan. Dahil natanggal ko na itong air filter, pati itong cover ng air cleaner niya, ilihis mo lang itong inlet hose ng throttle body mo. Tsaka mo hugutin itong socket wire dito sa throttle body. Tapos gagamit ka dyan ng long nose kasi nga dito sa throttle body mo meron yung dalawang coolant hose. Meron yung clamp mga boss. Ilihis mo yung clamp niya para matanggal sa pagkakaipit itong dalawang coolant hose. Nang sa gayon, pwede mo natanggalin itong dalawang coolant hose dito sa throttle body mo. At pag okay na, natanggal mo na yung dalawang coolant hose dito sa throttle body mo o gumamit ka ngayon ng socket wrench sa number 10. Una, tanggalin mo yung dalawang bolt dito sa holder ng upper radiator hose mo. At yung dalawang nut, yan kung nakikita nyo, yung tinatanggal ko. Tapos isunod mo na yung bolt dyan sa throttle body. Ayan yung tinatanggal ko ngayon. Tapos yung nut, yung holder ng socket wire. Ayan yung tatanggalin ko. Tapos isusunod ko ngayon dyan itong holder ng upper radiator hose. Ayan yung tinanggal ko ngayon. At dahil wala na yung mga nakaharang na holder dito sa throttle body mo, pwede mo nang tanggalin ngayon yung tatlong nut at yung isang bolt dito sa throttle body. Tsaka mo ngayon bunutin na itong throttle body mo. O ayan, di ba? Tanggal mo na siya. Mayroong gasket yan mga boss, tanggalin mo rin. Ayan yun, yung tatanggalin ko. Ayan yung pinaka-gasket niya. Gamit ang throttle body cleaner mga boss, binabasa ko muna itong buong throttle body niya. Loob at labas niya, babasain ko siya. Tapos gagamit ako dyan ng toothbrush. Babrasin ko ngayon yan mga boss para matanggal ko yung kumapit na dumi. Tapos babalawan ko ulit ng throttle body cleaner. Ibig ko sabihin, i-sprayan ko siya ulit. Tapos ganun naman dito sa kabilang side, babrasin ko ulit yung loob niya para matanggal ko yung kumapit na mga dumi. Or carbon. Tsaka ako ngayon siya babalawan, isprayan ko ulit siya ng throttle body cleaner hanggang sa maging malinis siya. Tapos ito namang gasket ang throttle body, isprayan ko yan tsaka ako pupunasan para pag ibinalik mo sa posisyon niya, malinis. At syempre naman bago ko ibalik itong throttle body niya, kung hanggang sana maabot ko para malinis ko itong intake manifold, ganun ko siya lilinisan. Nakita niyo naman mga boss ang dumi, di ba? Hindi ko tinigilan yan hanggang sa maging malinis siya. Sabi nga ni customer, mula nung nabili niya itong sasakyan, ngayon niya lang ito napalinis, itong throttle body. Nakita niya naman mga boss, di ba malinis na, o ito ngayon yung gasket niya. Boss, pahiran niya ng kauntin lang is yung gasket bago niyo ilagay itong throttle body niya ha. At dahil okay na, inilagay ko na yung tatlong nut dito sa throttle body. Sa paghigpit niyan mga boss, yung tamang higpit lang, hindi naman kailangan dyan yung sobrang higpit. Tapos ilagay mo na yung isang bolt pa dito sa throttle body. Ayan yung nilagay ko mga boss, higpitan nyo rin yan ng maayos. At dito naman sa holder ng upper radiator hose mo, meron niyang dalawang nut. Tapos yung sa taas niya, yung dumuduktong dito sa upper radiator hose mo, meron siyang dalawang bolt. Ayan yung nilalagay ko ngayon. Iayos yung mabuti yung pagkakahigpit dyan mga boss. Tapos isunod nyo nang ilagay itong dalawang coolant hose dito sa throttle body nyo. Pag nailagay nyo yan, gamit ka uli ng long nose para mailagay mo yung dalawang clamp dito sa coolant hose mo. Iayos mo lang yung pagkakalapat ng mga clamp mga boss para hindi siya magkaroon ng leak. At dito naman sa cover na air filter, nandito yung mass airflow sensor. Dahil kalas na yan, tanggalin ko na itong mass airflow para linisan ko na rin. Dahil nga sasabi ng may-ari, hindi pa rin nagagalaw yung mga sensor dito or hindi pa nalilinisan mula nung mabili itong sasakyan. Sa paglinis ng mass airflow sensor mga boss, madali lang naman. Kung makikita nyo, ini-sprayan ko lang din yan eh. Basta huwag nyo lang masyadong tututukan ng todo-todo, baka naman masira yung pinaka-sensor niya. Makikita nyo naman pag malinis na yan o hindi pa eh. Ganun lang ang diskarte mga boss. At pag okay na, patuyuin nyo muna sandali bago nyo siya ilagay. Huwag kayong mag-aala kasi yung pang-spray na gamit nyo, madali lang yan matuyo. At habang pinapatuyo mo yung mass airflow sensor, ilagay mo na itong inlet hose niya dito sa throttle body. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat ng inlet hose mga boss para wala siyang singaw. Tsaka mo ngayon ilagay itong air filter niya, tapos yung cover ng air filter mo, at yung dalawang clip niya, iayos mo yung pagkakalapat. At kung sa palagay mo okay na o gamit ka ngayon ng number 10 na socket wrench para dito sa dalawang clamp sa inlet hose mo. Higpitan mo lang yan ng maayos. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong mass airflow sensor mo. Meron yan dalawang screw mga boss. Iayos mo yung pagkakahigpit niya. Hindi mo kailangan higpitan ng todo-todo yan. Malulustrid lang. Dapat yung tamang higpit lang. Gamit itong Philip screw mo. Siya nga pala mga boss, huwag niyong kalimutang ilagay yung socket wire dito sa throttle body niya. Hindi ko na ipakita kasi nasagi ko yung camera. Pero itong socket wire sa mass airflow sensor, nakikita nyo di ba, nilagay ko na.
Tapos dito naman ako sa engine cover niya. Tatanggalin ko yan mga boss, number 10 lang naman yung mga nataluluwagan nyo dyan para matanggal nyo itong engine cover niya. O diba? Ganun lang naman kadali mga boss, kayang-kaya nyo yan eh. Ang susunod kong gagawin mga boss, tatanggalin ko itong oil control valve niya or yung solenoid. Pati yung oil control valve filter niya, tatanggalin ko rin. Una, tanggalin mo muna itong bracket niya dito sa alternator. Number 12 lang naman yung gamit or tools na gagamitin mo dyan panluwag para matanggal mo yung belt na nakalagay dito sa alternator at maluwag mong matatanggal itong solenoid valve niya. At dahil nga sa nakaharang itong alternator, ililihis mo lang yan mga boss ng konti. Kumbaga, ibubuka mo itong alternator niya. Tingnan nyo mga boss ko, diba? Ibubuka ko lang naman na ganyan eh. Panoorin nyo lang kung ano yung mga tinanggal ko. Madali lang naman. At huwag ka mag-alala dahil nakatanggal naman yung negative ng battery kaya hindi yan magkakaroon ng spark. Tapos bunutin mo na itong socket wire dito sa solenoid. Ayan o, binubunot ko mga boss. So, ayan yung socket wire ng solenoid. Tapos gamit ka ng socket wrench or box wrench sa number 10 para matanggal mo yung bolt dito sa solenoid. Pag naluwagan mo yan, pwede mo na yung kamayin mga boss para matanggal mo siya agad. O ayan o, tinatanggal ko na. At dahil wala na yung bolt mga boss, pihitin mo ngayon itong solenoid mo, ikot-ikutin mo habang hinihila-hila mo dahan-dahan. Ayan yung ginawa ko. Ayan na ngayon yung oil control valve or solenoid niya. Sa paglinis yan mga boss, kahit simpleng paglinis lang, sprayan mo lang siya. Pwede na yun. Tapos dito naman sa pagtanggal mo ng filter ng solenoid, gagamit ka dyan ng Allen wrench para matanggal mo itong grab screw niya. Ito yung mga boss, yung strainer at saka yung grab screw socket niya. Yung dulo ng strainer, nakapasok dito yan sa loob ng grab screw niya. Sa paglinis nito mga boss, kahit simpleng paglinis lang, pwede rin naman yun. Pwede rin gumamit kayo ng wire, i-connect nyo yung positive negative nitong solenoid dito sa battery mo, 12 volts. Tapos ipitik-pitik mo habang ini-sprayan mo at malaman mo rin kung okay pa tong solenoid mo, kung gumagana siya o hindi. Pwede rin yung ganun. Ito kasing ginawa ko, simpleng paglinis lang para kahit kayo mismo magawa nyo. Basta ang mahalaga kahit papano is nalilinis mo itong solenoid mo kapag meron kang time. At kung sa palagay mo malinis na o ito namang strainer mo dito sa solenoid valve ay ang lilinisin mo, ayan yung pinaka-strainer niyan eh. Alam nyo mga boss, yung malinis ko itong throttle body, tapos yung mass airflow sensor, itong solenoid valve niya, at itong strainer or filter ng oil control valve, gumanda yung takbo niya. Kaya kung ganito yung model ng sasakyan mo, pwede mong gawin. Hindi naman siya ganun kahirap. Hindi ko pa nga yung pinalitan ng fuel filter at ng spark plug eh. Pero naging maganda na raw yung takbo niya ayon sa customer. Panoorin nyo hanggang dulo. Maririnig nyo sa customer mismo pag nag-road test kami. Pati yung grab screw niya mga boss, yung pinakakap ng strainer, lilinisan nyo rin yan. Ayan o, yung nililinis ko. Madali lang naman pag naglinis kayo niyan. At pag okay na mga boss, o tignan nyo, diba? Malinis naman talaga siya eh, oh. Diba? Malinis. Siyempre naman, dapat pinatuyo mo yan bago mo ilagay. O, diba? O, pag sa paglagay niyan mga boss, o, iba, gaya ng dati, kung paano mo siya tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit yung Allen wrench mo. Basta lagi yung tatandaan, siguraduhin nyo yung pagkakahigpit nyo. Tapos yung o-ring dito sa solenoid valve nyo, huwag nyo kalimutang pahira na lang siya bago nyo ilagay. Para pag ibinalik nyo sa dati niyang position, hindi magasgas yung o-ring, hindi kayo magkaroon ng problema. Siyempre naman, sa paglagay naman, dahan-dahan nyo lang ding ilalagay itong solenoid. Tapos pwede mo nang ilagay yung pinaka-bolt niya. Higpitan mo lang siya ng tamang higpit mga boss kasi number 10 lang yung bolt na yan. Hindi mo naman kailangan yung pwersahin ng paghigpit. At pag okay na, pwede mo lang ilagay itong socket wire dito sa oil control valve mo or solenoid. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat ng socket wire mga boss ha. Tapos pwede mo nang ilagay itong pan belt mo dito sa alternator. Dahil iningatan ko itong pan belt na hindi mawala sa position niya, kaya ang gagawin nyo, ipapatong nyo na lang itong pan belt dito sa alternator mo sa pulley niya. Tapos ilagay mo na itong bracket niya dito sa alternator. Meron yan dalawang bolt na number 12. Iaayos mo lang yung pagkakahigpit niyan mga boss. At bago mo i-final yung paghigpit dito sa alternator mga boss, i-adjust mo muna itong pan belt mo dito sa alternator. Gumamit ka ng kahit anong bakal na pwedeng pantulak sa alternator para makapag-adjust ka tsaka mo higpitan ng maayos itong bolt dito sa alternator mo. O, diba? Pag okay na, mag-recheck ka ng paghigpit dito sa alternator bolt mo para sigurado ka na wala kang namintisan. Tapos ilagay mo na itong wire na tinanggal mo dito sa alternator. May nut yan na number 10, higpitan mo siya ng maayos. Gamit itong socket wrench mo. At pag okay na yung pagkakahigpit dyan mga boss, pwede mo nang ilagay ngayon yung negative terminal lang battery mo. Gagamit ka dyan ng box wrench sa number 10 para mahigpitan mo yung nut niya.
At syempre naman, wag na wag mong kalilimutang ilagay yung cover. Baka naman yan pa yung makalimutan mo. Eh, laki-laki yan. Parang ako, minsan nakakalimutan ko ilagay yan eh. Pero naalala ko rin naman, hindi naman pwede makalimutan ko total yan eh. Sabi ko nga sa laki yan, imposibleng makalimutan mong ilagay eh. At pag okay na yung pagkakahigpit mo mga boss, pwede mo na ngayong i-start itong makina. Kita nyo naman mga boss, pag-start pa lang, pino na agad yung andar niya. Pabuksan ko naman itong aircon niya. Dapat kasi pag nag-aircon yan, tataas ng kaunti yung minor niya para wala siyang inig. O diba napansin nyo, tumaas yung minor niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Road test na namin ito. Come on. Oh, kahit naka-aircon, oh. Di ba? Hindi, vibration. Pag nag-aircon na kanina, nagbabibrate kayo, di ba? Road test naman kami, mga boss. Ang laking bagay nung pagkano na eh. Kung sa tao yung natanggal yung ano mo. Dumi niya. Kung baga para ka nabunutan ng tinik. Mm-hmm. Ayan, ano pati siya, gumaan yung takbo. Yan? Oo. Eh, meron ba? 2011 pa to, ngayon lang nalinis? 13 years eh, bago nalinis eh. Ah, ganun. May kita isang dekada, bago nabuksan yung pinagbubuksan mo. Ah, yung binuksan ko kanina? Oo. 13 years yun. Lalo na yung BBT at saka yung strainer na oo. Yun. Tsaka yung throttle. Ngayon lang din nalinis? Ngayon lang yun nabuksan.